lamang ito ng 3 beses sa kanyang pangalan upang siya po ay iiyak, magmamakaawa na mahalin mo siya. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon po, ituturo ko sa inyo paano siya iiyak, magmamakaawa upang mahalin mo lamang siya. And ayun po, dito po ay pwede itong gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Syempre sa ating babae at lalaki na magpartner, and pwedeng-pwede rin ito sa mag-ex na or di kaya sa magpartner na nanglalamig na. Kung gusto niyo na bumalik ang dating mainit na pagmamahal, kung gusto niyo bumalik kung ano man siya dati nung kayo pa ay bago pa lamang, so gawin po ninyo ito upang si partner po ninyo ay talagang iiyak, magmamakaawa sa iyo na balikan mo, or magmamakaawa sa iyo na mahalin mo siyang muli. So dito po ay pwede din itong gawin sa magkalapit at magka-LDR po. So gawin po, at syempre kailangan natin dito ng mga bagay upang magawa natin ang ritual na ito. So ang kailangan lamang natin dito is kailangan mong maghanda ng isang dahon ng laurel, isang dahon lamang ng laurel. And kailangan din natin dito syempre ng panulat. And marirecommend ko po sa inyo na panulat, dapat po gumamit kayo ng pentel pen or di kaya color pen para hindi po masira ang inyong dahon ng laurel. And maganda din po kayo ng pulang kandila, kahit ito ay gamit na, pwedeng bago, pwedeng gamit na, basta po pulang kandila. Pula or di kaya pink. And kung magtatanong kayo paano kung wala kaming pula or di kaya pink na kandila, maaari pang gumamit ng ibang kandila? Yes po, maaari po kayong gumamit ng ibang kandila, huwag lang yung itim, dahil yung itim hindi po maganda ang kasabihan yon. So pula or pink po ang dapat natin gamitin dito. And again po, kung walang pula or pink, kahit anong kulay ng kandila na meron ka, wag lang yung itim. So ngayon po, kapag ready na yung kandila or yung mga bagay na ating gagamitin sa paggawa ng ritual, ang isunod po rin yung i-ready is yung inyong sarili. Yun po, kailangan na alam po ninyo sa inyong sarili na gustong gusto ninyo itong gawin at makakatulong ito sa inyo dahil nagka-problema kayo ngayon sa inyong mga partner. So gawin po ninyo ito, at kailangan po na ito po ay mag-isa ka lamang na gumawa at wala pong dapat makakaalam, at wala pong o hindi po ito dapat ipapaalam sa kahit kanino. And ayun, kailangan na mag-isa ka lamang na gumawa nito. So ngayon po, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong umpisahan sa paggawa. Ang gagawin mo lamang dito, isulat mo ng 3 beses yung pangalan at apelyido ni target dito po sa dahon ng laurel. So 3 beses mo po itong isulat yung pangalan niya at apelyido. At pagkatapos mo itong isulat, ang gagawin mo, kumuha ka ng posporo o di kaya lighter, sindihan po ninyo ang inyong kandila. Sindihan po ninyo, at pagkatapos nun, kapag nasindihan nyo na ito, titigan nyo muna ang apoy ng kandila. Titigan nyo muna ang apoy ng kandila, at pagkatapos nun, sabihin ninyo dito lahat-lahat ng gusto ninyo, yung nararamdaman ninyo, kung gaano ninyo kamahal ang inyong partner, kagaano ninyo kagusto na magmakaawa or iiyak siya na ibigin mo siyang muli or mahalin mo siyang muli. So ayun po, titigan mo lamang siya ng mabuti. Dapat po habang natitigan or dapat habang humiling ka, dapat po yung isip mo or yung mga mata mo, dapat po ay parang siya ba ang iyong hinarap or kaharap or nakikita sa ilaw. Dapat mukha niya yung nakikita ninyo. Para bang siya yung kausap ninyo na sinabi nyo itong lahat sa kanya. Ngayon, pagkatapos mo na
kausapin or humiling sa kandila, kunin mo ang kandila at tatakan nyo lamang ng 3 beses yung pangalan niya at apelyido dito sa dahon ng laurel. So, patakan nyo lamang dito ng 3 beses and habang pinapatak mo ito, isang patak, sabihin ninyo yung pangalan at apelyido ni Target at sabihin mo na magmamakaawa at iiyak ka sa sobrang pagmamahal sa akin. Tapos patak muli ng pangalawa, magmamakaawa ka at iiyak sa sobrang pagmamahal sa akin. Hanggang pangatlo, ganun pa rin, pangalan, apelyedo, magmamakaawa ka at iiyak sa sobrang pagmamahal sa akin. At pagkatapos nun, hayaan nyo muna yung kandila na nakasindi ng 3 minutes o 3 minuto at habang pinapatuyo ninyo yung wax na pinatulo ninyo dito sa dahon ng laurel. At pagkatapos nun, kapag ito ay natuyo na yung wax niya dito, kumuha ka ng pangbalot. Pwedeng tela, pwedeng papel, pwedeng sopot. Kumuha kayo na pwede ninyo pambalot nito. At ito po ay ilagay po ninyo sa ilalim ng inyong punta ng inyong unan o di kaya sa ilalim ng inyong unan. Depende po sa inyo saan ninyo gusto o di kaya sa inyong wallet kung gusto ninyo na dalhin ninyo ito palagi. Wala pong problema. So, ayun po. Kailan ito pwedeng kunin? Kapag naramdaman nyo na gumana na ang inyong ginawa, ikaw po mismo ang makakaramdam nito kapag ito ay gumana. And ayun po, kapag gumana na o naramdaman nyo na, pwede nyo na itong kunin, pwede ninyo itapon o di kaya sunugin yung dahon ng laurel. And magtatanong kayo kung kailan siya pwedeng gawin. Gawin ito sa kahit anong araw at kahit anong oras, basta alam po ninyo na malakas yung energy ninyo, gustong gusto ninyo itong gawin, gawin po ninyo ito na nagmula sa inyong puso. Pero kung gusto ninyo na gawin na mas mabilis siyang gumana, gawin po ninyo sa gabi. Dahil po sa gabi, lalo na kapag tahimik na ang paligid at talagang wala ng ingay, ito po ay mabilis na gumana. Dahil po, mas mabilis tayo mapapakinggan ng universe kapag sa gabi. Dahil wala na masyadong humihiling or wala na masyadong hihingi. So, kaya naman mas maganda na gabi natin ito gawin dahil po mas mabilis. Dahil ito po, based po sa aking experience po na kapag gabi ko siya ginagawa, mas mabilis ako mapapakinggan or mas mabilis itong natupad kapag gabi ko siya ginagawa. So kaya naman tinuturo ko sa inyo na mas maganda na gabi po natin itong gawin. So ayun po, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko po kayo. Bye bye everyone, God bless us all.